quick update lang po tayo ng aking beta breeding series. So, tingnan natin yung mga beta fry ko. So, itong mga beta fry ko na to, nasa ano na to? Nasa second week, first day of second week. So, tingnan natin kung anong nangyari dito sa tank na to. So, ito. Yan. Ang tank. So, makita nyo, kulay green pa rin siya. Pero, tingnan natin sa loob kung anong mga nangyayari dyan. Kasi, para makita natin talaga yung pinaka-detalye ng breeding tank po na to. Ito, buksan natin. Titingnan natin anong nangyari dyan sa loob. So, ayan. Okay. Ayan. So, kung nakita nyo, medyo kaunti na lang natira. Okay. So, ayan, kaunti na lang. Ayan, tingnan natin. Alright, ayan. So, kung nakita nyo, no, kung mapansin nyo sa ilalim, ayan, maraming puti-puti sa ilalim. Ayan, ibig sabihin yan, mga mataya na mga beta fry. So, pag may mga namatay na mga beta fry, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi part talaga yan ng beta breeding. Mayroon talagang mamatay ng mga beta fry. Hindi naman yan sila makasurvive na 100%. So, mayroon talaga yan mamatay. So, tingnan natin. Closer look tayo. So, ayan. Closer look. Okay, so ito, tingnan nyo. Itong mga ano na to. Ayan, mga ano na yan. Mga beta fry yan. Ito. Na mga patay na yan ng mga beta fry. Kita niyo yan mga ilalim, yan mga para mga tundok-tundok. Yan mga patay na yan ng mga beta fry. So maraming namatay sa second batch okay, compare sa first batch ko na mga beta fry. So mayroon pala akong isang hindi nagawa during sa fifth day. Is bawasan ang tubig. No, hindi ko binawasan. So, probably yun ang cause na maraming namatay. So, sa first batch kasi yung ginawa ko, binawasan ko ng tubig. So, yan, ganyan. Okay. Siguraduhin na walang matirang mga fry dyan. Walang masama ng mga fry. So, ganyan, bawas tubig. Bawas lang tubig hanggat mga nasa 1 inch ang tubig sa nasa first sa 50. So yun ang nakalitaan ko na ginawa sa second batch ko na mga beta fry. So yun siguro ang dahilan bakit maraming namatay. Pero sa pagbibreed ng mga beta fry meron talaga mamatay. So hindi talaga natin sure na lahat sila mabubuhay. But anyway, ayan, kung makita nyo, mapansin nyo, ayan, may mga, ano pa rin tayo, mga natira pa rin. Ayan. Madami pa rin yan, ayan, sa taas, no? Ayan, no? Dalawa. So, sa side, meron din. Ayan, maraming pa rin yan. So, yan, alagaan lang natin, no? So, ngayon, mag-feed tayo ng, grindleworms, yung pinaka mga maliliit na grindleworms. So, second week, first day of second week kasi tayo. So, pwede na tayo mag-feed ng grindleworms. So, ito na yung mga grindleworms na harvest ko na. Ito yung pinaka maliliit na mga grindleworms. No? Parang microscopic siya na mga grindleworms. So, ito ngayon ang i-feed natin dun sa mga beta fry ko na second week old na sila. First day of second week na tayo. So, pwede na yan sila sa mga grindleworms na mga microscopic. So, ayan o. Oh. Ayan, maliliit naman grindleworms sa tubig. So, mas maliit pa yan sa ano, sa mga brine shrimps. Mas maliit pa yan sila. Ayan.
lang natin makita. Parang mga puti-puti lang sila yan. Pero mga green tail worms yan na mga maliliit. Yan, yan ngayon lang i-feed natin dun sa mga beta fry ko. So, ito na, mag-feeding na tayo. So, ito na, yan mga green tail worms maliliit. Microscopic. Patak-patak lang, ihandahan. Tingnan natin kung ilan ang mabubuhay dito. So, sa tingin ko, marami pa rin yan ang natira. And, sa third batch, yung condition ko na naman yung female sa kamin para sa third batch na naman. Anyway, dito lang muna tayo sa mga beta fry. So, yan lang. Once a day lang feeding ng green tail worms. So, ito. Dito pa tayo ng kaunti. Patak-patak lang. Ayan. Na. So, tingnan natin kung ilan ang mga matitira dito. Pero sa tingin ko, marami pa rin. So, keep on tuning lang mga ka-subscriber para sa tuloy-tuloy na update sa beta breeding series ko. Kung meron kayong mga question o suggestion, i-comment nyo lang po sa ilalim ng video na ito. Para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Hanggang sa muli, isa na namang magandang araw sa inyong lahat.